Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tuloy na ang paghahati ng Maguindanao bilang dalawang probinsya. Ito'y matapos na pabora ng mga residente ang pagkakaroon ng dalawang probinsya sa isang plebisito noong Sabado, September 17. Base sa official tally ng Commission on Elections o COMELEC, 711,767 ang bumoto ng yes mula sa higit 818,000 voters. Higit sa 5,000 lamang ang tumutol sa panukala. Sa ilalim ng Republic Act 1150, magkakaroon ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Dumating na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa New York City. Pasado hating gabi o Lunes ng umaga, Manila time, nang lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Marcos Jr. sa Newark Liberty International Airport. Sa kanyang pagdating sa Amerika, agad na nakipagkita ang presidente at delegasyon nito sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center. Nakatakda rin makipagkita ang presidente sa U.S. Chamber of Commerce, U.S. ASEAN Business Council at U.S. Philippine Society. Si Marcos ay dadalo sa 77th United Nations General Assembly at inaasahan siyang magtatalumpati sa harap ng 150 heads of state sa Martes, September 20. Lalahok din ang Pilipinas sa high-level general debate na kauna-unahang gagawin in person mula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic noong 2020. Linggo ng umaga nang tumulak ang Pangulong Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos at ang delegasyon nito patungo ng Amerika. Itinalaga naman nito si Vice President Sara Duterte Carpio bilang officer in charge ng pamahalaan hanggang sa pagbabalik niya sa bansa sa Linggo, September 15. Hindi magkakaroon ng dagdag na kapangyarihan ang binuhay na tanggapan ng Presidential Chief of Staff. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na tinanggihan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang additional powers sa naturang tanggapan na pamumunuan ng nagbitiw na Executive Secretary Vic Rodriguez. Ayon kay Angeles, mananatili ang tungkulin ng Office of the Presidential Chief of Staff gaya ng pag-supervise sa operational support sa tanggapan ng Pangulo ng Bansa. Nakapaloob din ng tungkulin nito ang pagbuo ng kautusan, pagpirma sa kontrata at pag-issue ng direktiba sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na kahalintulad ng ginagawa ng tanggapan na iiwan ni Rodriguez. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.